Gusto mo ba ng ganyang klaseng Facebook streaming, tropa? Paano nga pa gawin yan using only Android phones? Siyempre, nandito ako para ituro sa inyo yan. So, pasok muna natin yung ating intro. Alright, so umpisa na agad natin to. Siyempre, i-download nyo muna yung Streamlabs app sa inyong Android phone, guys. Meron akong download link sa description sa baba para mapabilis lang tayo. Okay? Pwede rin siya sa iOS, pero in this video, guys, is focus tayo sa Android. So, ganito ang makikita nyo pag open nyo sa Streamlabs. So, since Facebook stream tutorial tayo, is Facebook login natin. Ayan, so sumelan si Facebook ngayon sa browser login, kaya ganyan ang makita nyo. Good things meron tayong tech dyan. Pagkatap nyo sa FB login, is patayin nyo agad yung wifi or data connection nyo. Okay, so ayan, mali siya kapag ganyan yung lumabas, guys. And kapag ganyan, ulitin nyo lang yung trick, guys. Hanggang sa ma-perfect nyo siya, na makapasok kayo, nandyan yung login boxes. Okay, so ulitin natin. Ayan. Okay, so log in nyo lang yung account nyo dyan. And then kapag nakalog in na kayo, is buksan nyo ulit yung connection nyo. And then, log in lang. Okay? Ayan. So goods na tayo. Nandito na tayo sa loob, guys. Yes. So next lang kayo dyan. Tapos alert box na nakacheck. Done nyo lang. Tapos, welcome sa ating ano. I-allow nyo lang lahat dyan. Ayan, so dito natin i-edit lahat ng makikita natin sa ating Facebook stream, guys. So kung naiintindihan nyo na, tap the 3 bars on upper left, guys. Okay, and then editor. Editor tayo. Okay, ayan. So nandyan na yung alert box na chinek nyo kanina. So ayan, isize nyo lang yung hindi nyo tatakpan yung stream nyo, guys. Alert boxes is yung mga alerts. Then lumilitaw siya yung mga alerts nyo, guys. Then lumilitaw yung send the stars, following, or like the stream. Okay, so pwede lang kayong mag-add ng bagong widgets. So add widgets lang tayo. Hinabi nyo lang yan. Okay, so Streamlabs, widgets, tapos yan. Yan na yung pwede mga lumilitaw sa inyong stream, guys. Pumili lang kayo. So para sa akin, follower goals. Ayan, so importante yan para makita ng mga viewers nyo kung ilan yung target ng follower nyo sa months. And then add widget ulit, event list. Event list naman. Ayan, i-resize nyo lang yung hindi tatakpan yung buong screen. Okay. So event list is yung mga nasa baba. Yung sino yung mga pangalan ng mga nagla-like, nagsishare. So yun yung mga recent activities or recent event, sabi nga. Okay. So, pwede rin kayo mag-add ng mga pictures. So, yun lang. Add tapos device. Huwag sa Streamlabs widget, guys. You're right. So, yan. Meron akong makahandang border image dito. Ayan. So lumitaw na lahat ng mga event list and follower goals nyo. Tinanggal ko muna yung border, guys. Kasi, I need to resize it first para naman ma-fit siya dito sa ating stream. So, habang wala yon, is ilagay na natin yung pinaka-importante sa ating stream. Yun yung screen, guys. Ayan. So, add screen lang. Okay. Screen is yung magre-record na yung linalaro nyo para ipakita dito sa stream. So, kung wala yung screen na yan, is wala rin kwenta. Okay, wala rin makikita. Okay, so pagkalagay nyo dyan, is i-resize nyo lang. Nag-post yung ating recording kasi nag-conflict yung paglagay ko sa screen na yon sa ating screen recording or screen recorder. Okay? So, pasensya kung hindi ko siya mapapakita. Pero i-resize nyo lang. Pero ganito yung kalalabasan niya, guys. Para siyang unlimited mirror scene, guys. So, yan. Kapag pinindot nyo yung red circle sa gitna, mag-i-start na yung live nyo sa Facebook page nyo. Okay, so ito pa yung isang problema ngayon. Paano natin i-edit yung appearance ng ating mga alerts box, ng mga donation goals at event list? Okay, so ganito yan. Sa next tayo.
Okay guys, so punta lang kayo sa ano, sa browser nyo tapos streamlabs.com. Okay. So ayan, login lang kayo dyan via FB ah. Ayan, login. Kung ano yung Facebook na ginamit nyo dun sa Streamlabs application, yun din yung ipaglalagin nyo dito. Okay. So ayan, dito natin i-edit yung mga appearances ng mga alerts nyo. Gusto nyo palitan yung color, palitan yung fonts, dito yun guys, sa website ng Streamlabs. Okay. Ayan, pagpasok nyo sa ano guys, Streamlabs, guys, hanapin yung all widgets, the upper left, and then hanapin yung alert box. Kasi siya yung una nating i-edit. Okay. Ayan, tignan natin. Tapos, ayan, may tutorial siya dyan. Kung gusto nyo basahin, okay lang. Pero ito na rin ako nag-tutorial sa inyo. So ayan, so sa pagdating gitna guys, is makikita nyo na may mga followers, donations, likes, share. Kapag pinindot nyo yan, is may edit nyo ng impromptu yung mga alert boxes na lilitaw kapag may nagla-like. Okay, ayan, so ayan yung mga settings guys, magbasa lang kayo and i-edit nyo lang. May mga font colors, tapos may mga GIF pa. Okay, tsaka yung sounds, kung gusto nyo palitan, mag-reward kayo ng sarili yung sounds na pwedeng magpatunog kapag may nagla-like or nag-share yung mga strips nyo. Okay, so edit nyo lang, parang ganyan lang. Ayan, may mga default na tayo dyan, GIFs, para sa mga gusto makapamili ng lilitaw sa inyong mga alerts. Ayan, so ipapakita ko yung mga natin, iba nating alerts. Ayan, yun yung stars ko. Stars, tapos share, tsaka follow. Ayan, papakita ko lahat ng settings ko sa inyo guys. Ayan, may edit nyo naman yan lahat guys. So napakaraming proseso no, para mapaganda yung stream natin. Ayan, so kung tapos na kayo sa alert box, punta na kayo sa all widgets ulit. And then, pili nyo yung next na i-edit nyo, which is yung event list natin. Ayan, so hanapin nyo lang yun sa all widgets, event list. Ayan, so gusto ko, so kung gusto nyo palitan yung kulay, sa akin kasi violet yan, or purple. Tapos, mga fonts, pwede rin. And then kapag tapos na kayo dyan, is all widgets ulit. Tapos hanapin nyo yung follower goals. So yan, yung mga linagay natin sa stream application natin, Streamlabs application natin kanina yan, diba? So yan, pwede nating edit dyan, okay? Okay, so start goal lang and then, yun na yun. Okay na siya. Pwede nyo siyang palitan yung kulay din dyan. Okay, so after nyan is ready to go na. Pwede nyo nang i-close itong browser nyo. And bumalik kayo dun sa Streamlabs application. Ayan, pag nakabalik na kayo dito sa Streamlabs, and then nila-live na kayo, pindutin nyo lang itong red button sa gitna, tapos lagyan nyo ng pangalan yung stream nyo, and ayun, makakapag-live na kayo. Pwede rin yun guys. Pero meron pang isang way, or mas effective na way para gamitin itong application na ito guys. Tuturo ko rin to sa inyo guys. So, punta tayo sa browser nyo. Ayan, so punta lang sa browser, tapos facebook.com. And then, naka mobile version siya. So, ito stop site nyo siya. Hanapin nyo lang sa settings ng ating browser. Stop site. I-check nyo lang yon. And then, ayan, ang mangyayari. Magiging facebook.com siya na mas malaki, mas malayo. Okay, punta lang sa URL, tapos www nyo. Huwag yung m.facebook kasi mobile version pa rin yun. Okay. So ayan, nandyan na tayo sa desktop site ng facebook.com. And hanapin nyo lang yung page nyo sa right kung saan kayo nagla-live. Tapos hanapin nyo yung Creator Studio guys. Okay ba yun? Ayan. So Creator Studio, nasa left lang yun lagi. Pagkatapos is Creative Tools guys. Hanapin nyo yung Creative Tools. The next step is yung setup live stream. Tap nyo lang yun guys.
Ayan, lilitaw yan. And then, i-go nyo lang yung sa go live, guys. Gusto nyo mag-publish or test publish, okay lang din naman yun. Para matest nyo yung live stream nyo. Kayo lang makakita dun sa page nyo. Okay, so so ang kagandahan ng ating ginagawa is, mag-trigger natin yung stream natin bago natin siya i-live. Mababalitan natin yung name, mababalitan natin yung pictures, yung thumbnail I mean. Tapos makapagkali tayo ng game tags. And so, ganito yung ginagawa ko talaga, guys. So, yun pa rin Streamlabs application na ginagamit natin dito. So, ang kaibahan lang is, renekta natin siya sa ating Facebook. Okay, so ayan, no? Tignan mo. Diyan mo lahat may edit yung stream mo. Names, game tags, thumbnails, tapos may go live sa baba, guys. Tapos, itong preview na to, dito makita yung preview ng live mo. So, kapag in-start mo dun sa Streamlabs application, is dito mo makikita yung preview ng live mo. Ipapakita niya yung nangyayari. Okay? Maganda yun, diba? So, ito yung second way sinasabi ko, guys. Second way ng pag-live using Streamlabs application. I-start niya siya dun sa application, yung red circle sa center. Tapos, punta kayo dito sa Facebook Creator Studio nyo. Dito nyo tignan yung preview ng live stream nyo kung okay na lahat. Tapos, meron siyang go live din dito. So, dalawang beses siyang ilalive, guys. Ilalive nyo dun sa application and then dito sa browser nyo. Ito yung huling live, guys. Dito sa go live, dito sa Facebook Creator Studio nyo. Okay? So, paano nga ba i-rekta ang ating Facebook page sa ating Streamlabs application? Ganito lang, guys. So, kopyahin nyo lang yung stream key tsaka yung RTMPS code na yan. At i-paste nyo lang sa settings ng ating Streamlabs application. Ayan, so, nakikita nyo, kinopy ko yon, tapos, pinaste ko sa aking notepad para hindi mabura. Okay? Ayan. So, paste nyo lang dyan, tapos balik ulit sa browser. Tignan yung RTMPS code. Copy nyo rin, tapos i-paste sa notepad. Pagkatapos is, pumunta kayo dun sa Streamlabs application natin. Dun natin sila ipipaste. Yan, sa editor, tapos sa streaming platform, and then, dun sa host to RTMP server. I-paste nyo lang dun. Okay, so yun lang, guys. Yun lang yung tutorial natin. Sana naman, kayo nalito. Or kung may tanong kayo, is, tanongin nyo lang ako sa comment section. Okay, so thank you so much, guys, for watching, and peace out.